simula na naman. Itinatag taong 2013 ang Amando Carlos Lajos National High School ay patuloy na nagbibigay ng dekalidad na edukasyon para sa mga mag-aaral ng Barangay Kulandanom, Bayan ng Bataraza. Patuloy na nagsisikap na mahubog ang mga kabataan sa iba't ibang larangan para sa kanilang pangkabuuang pagkatuto. Ang ACL-UNICHES ay nagsisikap na makapagbigay serbisyo, ito man ay kurikular at kukurikular ng mga gawaing nakaangkla sa mga kompetensyang hinihingi ng kagawaran ng edukasyon. Sa kabila ng pandemyang kinakaharap ng mundo, ang ACL-UNICHES ay patuloy sa hangaring makapagbigay ng serbisyong pang-edukasyon sa mga kabataan. Bagamat ang mundo ay walang kasiguraduhan, sa kasalukuyan hindi maaring ipagliban ang edukasyon ng mga mag-aaral. Tuloy ang edukasyon sa kabila ng new normal condition. Ang pamunuan ng ACL-UNICHES ay malugod na isasadula ang magiging pamamaraan ng pagtuturo ngayong taong panuruan 2020 hanggang 2021. Unang bahagi ng pagpapaabot ng impormasyon, ang mga guro ay magdidikit ng mga pabatid sa mga tindahan at sa mga lugar na madalas puntahan ng mga tao. Ikalawang bahagi, ang pagpupulong kasama ng mga magulang, guro at mga stakeholders upang mailatag ang iba't ibang pamamaraan ng pagtuturo o modalities na maaring gamitin ng ACL-UNICHES sa darating na pasukan. Dito ilalatag na modular distance learning ang gagamiting modality ng paaralan at ipapaliwanag ang pamamaraan kung paano ito ipapatupad. Ang paggamit ng modular distance learning ay resulta ng pagpapatupad ng Dropbox enrollment ng ACL-UNICHES kung saan nakuha ang datos ng pamilya ng mga mag-aaral na may kakayanang magamit ng iba't ibang learning modalities tulad ng online learning, modular distance learning, blended learning, homeschooling, at TV and radio instruction. Dito ay napagalaman na ang modular distance learning ang pinaka-praktikal na pamamaraan na angkop sa sitwasyon ng mga mag-aaral sa Barangay Kulandanom. Sa distansya ng barangay mula sa kabayanan na aabot ng 30 kilometro. Kaya ang paggamit ng iba't ibang modality ay hindi naaangkop sa pamayanan. Ang susunod na bahagi ay ang pag-iimprenta ng mga gagamiting learning modules sa mga mag-aaral. Ito ay ihahanda ng mga guro sa paaralan upang maibigay ng libre sa mga mag-aaral na siyang gagamit sa kabuuan ng mga taong panuruan. Bawat asignatura ay may nakatakdang module na sasagutan sa itinakdang panahon. Ito ay self-paced, kung kaya't inaasahan na ito ay magagawa at matapos sagutan sa ibinigay na schedule upang maibalik at mapalitan ang panibagong module. Sa paggamit ng module, inaasahan ng mga guro na makakamit pa rin ng mag-aaral ang itinakdang competency ng kagawaran ng edukasyon. Kung kaya't nakalagay sa bawat module na kanilang tatanggapin ang contact numbers ng kanilang subject teachers upang kanilang makontak kung sakaling sila ay may mga katanungan. Matapos maimprinta ang mga modules, ito ay inihanda ng mga guro upang maihatid sa itinakdang lugar sa barangay, upang doon ay kunin ng mga magulang o tagapag-alaga ng mga mag-aaral. Ang mga modules ay ilalagay sa Dropbox matapos na ito ay balutin ng mga plastic bags upang maiwasang ito ay mabasa. Pagsamasamahin ang lahat ng modules para sa isang linggo at ito ay ilalagay sa plastic bag. Ito ay upang maging madali ang pagkuha ng modules sa Dropbox at maiwasang magtagal sa labas ng bahay ang kukuhang magulang. Matapos maihanda ang mga modules at Dropboxes, ito ay ihahatid sa mga itinakdang lugar sa barangay. Maaring ito ay ilalagay sa mga sari-sari store, Purok Center, Barangay Hall at iba pang matataong lugar. Makikipag-usap ang pamunuan ng paaralan sa mga magulang na magbabantay sa mga Dropboxes upang maging tagapangasiwa sa pagbibigay ng modules.
bibigyan ng gabay ng mga guro ang mga magulang na magiging kaagapay sa pagbibigay ng modules na gagamitin ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Sisikapin ng pamunuan ng paaralan na mabigyan ng kaukulang pagkilala ang mga magulang na magiging kaagapay ng paaralan sa pagbabago ng sistema ng edukasyon, sapagkat ang serbisyong kanilang ibibigay ay walang kaukulang bayad. Ito ay kanilang gagawin bilang pagtulong at pagmamahal sa edukasyon ng kanilang mga anak. Sa pagsisimula ng taong panuruan, ang mga modules ay kukunin ng mga magulang o tagapag-alaga sa mga itinakdang lugar sa barangay kung saan nakalagay ang mga drop boxes. Ayon sa pulisiya ng IATF o Inter-Agency Task Force for the Emerging COVID-19 Pandemic, ang mga magulang o tagapangalaga lamang na may edad 21 hanggang 59 ang maaring kumuha ng modules. Ito ay upang maiwasan ang paglabas ng mga kabataan at ng mga senior citizens. Bawat mag-aaral na tatanggap ng module ay inaasahang magbibigay ng sapat na oras upang sagutan ang bawat gawain sa kanilang aralin. Ito ay self-learning modules, kung kaya't inaasahan na ito ay kanilang matatapos sa ibinigay na panahon. Maaring bigyang gabay ng mga magulang, tagapag-alaga, lolo, lola, ate at kuya ang mga mag-aaral kung sakaling sila ay may mga katanungan sa module o mga konseptong nais bigyang linaw. Maaari rin kontakin ang mga guro sa kanilang numero na nakadikit sa bawat module na kanilang tatanggapin. Inaasahang matapos ng bawat mag-aaral sa loob ng isang linggo ang bawat module na kanilang matatanggap. Ito ay upang makakuha ng panibagong module para sa susunod na aralin upang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral gamit ang modular distance learning. Ang mga guro ng ACL ni Chess ang kukuha ng mga natapos na modules ng mga mag-aaral na ibabalik ng kanilang mga magulang o tagapag-alaga sa nakatalagang dropbox sa pagsasauli ng mga nasagutang modules. Maari nang kumuha ng panibagong modules para sa susunod na aralin kapag naihulog na sa dropbox ang mga nasagutang modules. Ang mga nakuhang module mula sa dropbox ay pansamantalang ibibilad sa araw at ididisinfect upang mawala ang anumang nakakapit na virus o mikrobyo upang maiwasan ang paglaganap ng COVID-19. Ang mga modules ay isa-isang tatanggalin sa plastic bags upang ilagay sa mga cabinet ng nakatalagang asignatura. Ito ay upang maiwasan ang pagkahalo-halo ng mga modules mula sa iba't ibang asignatura. Ang mga subject teachers ang magmamarka ng mga nasagutang modules upang malaman ang pag-angat ng kaalaman ng mga mag-aaral sa mga kompetensing nakatakda sa module. Para sa feedback, tatawagan ng guro ang mga mag-aaral upang ipaalam ang kanilang nakuhang marka sa kanyang natapos na module at upang ipaalam at ipaliwanag ang mga konseptong hindi nakuha ng tama. Dilingid sa kalaman ng lahat ang sakripisyong patuloy na inilalaan ng mga gurong nasa likod ng matagumpay na pagsasagawa ng proyektong pang-edukasyon. Naglalayong paigtingin ang kahalagahan ng edukasyon sa gitna ng kinakaharap na pandemya. Naway ang lahat ng sakripisyong ito ay magsilbing inspirasyon sa mga mag-aaral, magulang, stakeholders at mga guro sa pribado at pampublikong paaralan. Naway pagpalain tayong lahat ng puong may kapal.